welcome to Achi's recipe. So for today, parang ganado ko magluto. So gagawa ako ng beef kimchi rice. Bokumbap, no? Is it bokumbap? Bokumbap. Tama ba? Baka mamaya kasi nagkamali ako ng sabi. So, ang gagamitin ko dito is beef. No? Actually, at saka, gagawa pala ako ng side, ano ko, parang may side dish na salad. Pero itong salad ko is not as, ano, yung mga salad na, ano, salad-salad ko lang ito. Salad ni Achi. Salad ni Achi. I mean, ito lang yung, kasi actually, sa yung sobrang green, di ba minsan may mga green, tapos yung hindi ko alam, pero every time na, kasi si mom ko dati, mahilig gumawa ng mga iba-ibang salad at sasarap, actually. Pero ako, hindi ko lang alam, pagka nagsasalad ako, meron akong nararamdaman na hindi maganda sa tiyan ko. Every time yan. So nagpa-check ako ganun. Ang sabi na sa akin ng doktor, bawas lang daw ako ng mga green hilaw. Yung luto okay lang. Huwag lang yung hilaw daw masyadong marami kasi nagkakaroon ako ng hindi magandang pakiramdam sa tiyan every time na nag-eat ako ng salad. So actually, yan sa akin, ano lang naman, yung romaine, maliit lang naman, yung kapiraso lang yan eh. And I eat it with, nilalagyan ko ng salad. So, ito yung aking salad na version ko naman. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, dito tayo muna sa aking, beef kimchi fried rice, no? So, ito naman, di ba sabi ko nga sa inyo, basta maanghang panalo sa mga anak ko, di ba? So, yan ang mga gusto nila. Yung kimchi na maanghang saka yung gochujang. Gochujang. Eh sige, lalagyan. Pakita natin para alam ng mga ka-achi mo. Okay. Break time. Ayan. So this is the ito yung paste. This is parang pepper paste, yeah. Gochujang. Yeah. I mean lahat naman siguro kayo alam niyo naman to. So yan, nahaluan namin ng ganito. Hindi ko nga lang alam kung makakakain ako mamaya dahil sa sobrang anghang or what. I don't know. Pero, may fried egg sa ibabaw. Baka yung egg na lang ang kainin ko kung hindi ko kaya yung anghang nung ano. Pero, sige lang. Tatry ko kasing hindi anghangan. Nasa sa akin naman din ang control ng paglalagay ng mga, yung mga pepper paste, mga chili something. So, we'll try to make it parang medyo more on savory pero may konting anghang, konting kagat, no? And ito na-inspire lang, well, not ako kasi actually ayoko naman din sabihin hindi ako okay din naman ako sa mga Korean food. Hindi ako kaya mo yan. Bullshit. Hindi ako fans ng hindi naman hindi ako masyadong mahilig. Not fan of okay lang ako sa mga Japanese food, Filipino food, yan. Mga Spanish okay pa ako. Pero pagdating sa mga Korean kasi parang feeling ko lahat ng pagkain nila maanghang. Parang ganoon. So, pero meron akong gusto yung pansit na yung parang hindi maputol-putol yun. Hindi bibimbap. Hofan. Hindi, hofan is Chinese Yung isa. Yung Korean noodle? Tawag na. Call a friend. Call a friend. yung pansit nila, yung noodle nila at na doon? Ha? Chapche. Chapche. Yun. Gusto ko yun. Pero, sa chapche, hindi ako naglalagay ng maraming sugar. Di ba medyo sweet siya? So, ako, di ba sabi ko naman sa inyo, mahilig ako sa savory side, hindi ako masyado mahilig sa sweet. So, pag nagluluto ako ng chapche, hindi siya ganun katamis. Yan, di ba? So, okay, to start with, papakita ko muna sa inyo yung mga ingredients, ha? Tapos, and then, ipapakita ng anak ko, and then, exit muna ako. Thank you.
ito na, yung aking mga naipakita na naman siguro. So, kailangan natin ng, of course, yung rice na para sa ating, ano, hindi siya tawag dito. Talagang nagsadya akong bumili ng bigas na medyo buwaghag pero malambot siya. Para maganda siya sa fried rice. Kasi normally yung pinakain naming rice dito is yung sticky. Yung mga asponika, niponika, yun ang mga gusto namin, malalambot. So ito yung ano, so ito na yung rice. So this is the kimchi. Itong kimchi, binili lang namin to sa isang local Korean store. No? Dito sa area namin. And masarap siya. Eh, hindi siya ganun kaanghang. Hindi rin siguro ganun kadami yung kanyang, yung pinagbabara niya ng ayaw ko kung ano yung binabad dito. Pero hindi siya ganun kaanghang. Diba yung iba medyo hindi maganda yung amoy. Pero siya, masarap siya actually. Kahit kainin mo lang siya ng ganyan, masarap siya. Now, ito sabi ko, since sabi ko, beef fried rice itong gagawin ko, beef kimchi fried rice. So, meron na ako ditong, ano, itong beef. Itong beef ko is, ang part niya is tenderloin. Okay? So, hihiwalay ko ang luto nito. And, binabad ko na siya sa konting soy sauce, with garlic and konting, ano ba to? White pepper. Okay? So, yeah, nakamarinate na siya. And mga meron na siguro 1.5 hours yan. So, I have here yung leek, onion leek na naka-slice siya ng manipis. Gagamitin natin yan mamaya pagka nag-isa na tayo. Okay? Now, itong kimchi, ang ginawa ko, hindi ko siya nilalagay ng ganyan. Although, kinat ko na siya ng maliliit. Pero yung juice niya, bali, piniga ako siya. So, ito yung kanyang juice. No? Ayaw ko siyang isama dito pagka ginigis ako siya kasi ayaw ko maging, alam mo yung basa yung kanin ko. Pero gagamitin din natin siya eventually. Yeah, ilalagay din natin siya unti-unti. I will put yung, ano yung nap ulit? Colorful again? Ito ano to? Gochujang. Oh, itong gochujang. Ilalagay ko siya dito sa ating kimchi sauce. And lalagyan ko siya ng soy sauce. Yan ang aking style ng pagluluto nito. So, meron akong sesame oil. This one. Meron tayong konting salt. Kung kakailanganin lang naman. Kasi sabi ko nga, meron tayong soy sauce. Tapos, this is the ginger. Garlic, no? Minced garlic. Ito yung soy sauce natin. Meron tayong egg na inanok ko para mamaya sa ibabaw ng kanin. So, isa lang ang lulutuin ko. Kasi yung iba sa kanila ay kumain ng itlog. Actually, this egg is para talaga sa akin. Now, ito yung nori, no? Itong nori, alam mo na, mga palamuti, mga pang ano lang naman yan, pang garnish lang sa ibabaw ng kanin. So, sesame seed, ito yung, mga optional lang naman to if you want. And then, syempre, yung ating spring onion. Yan. Ito lang yung basically gagamitin ko for the kimchi fried rice. Now, ang uunahin natin gawin is, iaano ko muna to. Igigisa ko muna to. And then, syempre, sabi ko nga, tenderloin kasi siya. So, hindi talaga siya pwedeng tumigas. No? Yung sandali ang gisa lang. And then, aahunin ko na siya. Pero, hindi ko tatanggalin yung pinagisahan niya. Lalagyan lang natin ng konting oil para diretso na tayong mag-isa ng ating yung gagawin nating fried rice, yung gagawin nating kanin. And, ito naman yung next nating gagawin. Ito yung sinasabi ko sa inyong salad, no? So, itong salad na to, sabi, baka pwedeng medyo yan para makita ng ating viewers. Okay. Yung salad. So, itong salad, ito yung sinasabi kong version ko, no? So, I have romaine here. Tapos, meron tayong fusilli or fuchili. I don't know paano ang pronunciation nito, pero ito yung parang gano'n, no? Yung parang naka-twist yan gano'n. So, yan ang mga nilalagay ko sa salad ko. Now, meron akong gulaman. Ito yung aking, ano lang naman, aking version. So, gusto kong may chewy-chewy effect tayo dun sa ating salad na gagawin. So, all-purpose flour. Meron akong crab stick here. Meron akong apple na naka-slice. Yan yung mga parang, yung apple lang ang gusto kong fruits. Pwede rin tayong peras kung meron tayo. Now, I have konting cheese.
meron din akong shrimp and celery, of course. Yeah, mamaya pagkatapos nating lutuin yung ating fried rice, so saka na natin gagawin itong salad. Okay? So I'll start with my beef. So ito na, hinihit ko na yung aking pan. So lagyan natin ng mantika and igigisa na natin yung ating beef. Chico, ingay mo. Galing kasi ng fridge, kaya dikit-dikit siya. Yan. Yan. I-ano ko muna para hindi sabay-sabay. Tanggalin ko lang yung bawal. Yan. Bawang. Kuha lang ako ng malagyan lang kasi para hindi lang sila magsabay-sabay kasi dikit-dikit. Eh, nakakat na siya lang, di ba, parang pa-strip. So, para maganda lang, ano, maganda lang yung pagkagisa natin. Kasi pag sabay-sabay yan, magtutubig. Ayan. Kasi nga, since nag-fridge ako, yan. Eh, syempre, galing siya sa frozen meat, nagkakaroon tayo ng konting tubig. And I want it dry, kaya ayoko yung pinagsasabay-sabay. Ngayon nga lang, tsaga-tsaga lang ng luto, and then, pagtanggal natin ito, bababa na naman natin yung isa. Yung, ano, yung remaining. Ayan, oh, nag-water siya, diba? So, tatanggalin ko lang siya. I-drain ko yung water. Kasi ayokong magmukhang kyampong yung ating kimchi. Baka mabasa. So na guys, eto na yung ating kimchi sauce. Tara? Eto yung piniga ko galing dun sa ating kimchi. Now, lalagyan natin siya nitong paste, itong call a friend. Gochujang. Kainis. Gochujang sauce. Yan. Ngayon, muna, kailangan natin iayusin ng pag-ano nito halo. Kasi, kaya ano, the reason na hindi ko siya hinahalo sa kanin, alam mo yung parang maglalagkit-lagkit yung kanin ko, so ayoko. Now, ito yung soy sauce. Hindi ko muna, ano ha, inubos ha, try lang natin, kasi baka may sumobra alat, no? Actually, meron pa akong rice dyan, isa. So, hindi natin siguro ipo-pour ng buo. So, ito lang pinapakita ko lang sa inyo. Minimix ko siya. So, yung soy sauce niya plus yung gochujang. Yun, tsaka yung soy sauce natin. Tsaka yung... tapos na ba ako? Tsaka. Ayun. Basta tatlo siya na minix ko. Now, yung rice natin, dito ko ilalagay yung aking sesame oil. Okay? Tapos, i-ano ko siya sa ano rice. Actually, malamig na itong rice ko eh. Tsaka tingnan mo, ang ganda niya. Hindi siya yung sticky, di ba? Ay, naku, nagkalat na. Wala, talagang ganun. Pag nasa kusina ka, puro kalat. Mabuti na lang, nandiyan siya si ate, taga-likpit, taga-linis. Yan. Ginagawa ko dito, yan, ginaganyan ko, para mabango.
pero hindi siya yung sa ano, kasi pwedeng, 'di ba, pag nasa mantika, nasa mantika. Pag nasa kawali minsan na naaapuyan na pumapait, 'di ba? May konting pait effect. So, ayaw natin na ano, gusto ko lang sa rice lang siya, konti. Yan. So, ay. Tama ba? Pumunta na tuloy sa asin yung bigas ko, yung kanin ko. Yan. Oh my God. So, yan. So, ito na. Mag-start na tayo, ha? Yung aking beef na pala, ito na. Okay na siya. Sobrang tender, guys. Ganyan lang ang luto dapat. Tapos mamaya, pag luto na siya lahat, saka lang natin siya ibababa. Para ano, okay? Okay, so ito. Mainit na yung aking mantika. Lagay tayo ng bawang. Ayan. So, pagkatapos natin ng bawang, lalagay na natin yung ating kimchi. Hindi, sibuyas dahon pa lang. Sibuyas, ano ko na. Lick pa lang muna. Ako, puro ako si Kalimot. Natawa-tawa na mo ako, ha? Darating ang araw, ganito ka rin. Kaya kailangan mag-memory plus habang bata pa. Ganito tama ba yun? Ang memory plus? Memory plus gold. Meron bang ganun, gold? Diba ikaw nagdaganyan ka? Huh? Memory plus. Huwag ka namang maingay, nalalaman tuloy ng ating mga viewers na ako yung nag-memory plus na. Halata naman eh, no? Talaga mo naman. Puro ako si Kalimot. Call a friend. So ito na. Bababa ko na yung ating kimchi. Kita nyo guys, oh, tuyo siya, hindi siya ganun kabaga. Kasi na-extract na natin lahat yung kanyang salsa. Yan. So, i-ano muna natin. Papadry ko muna siya, ha? So, ito na. Lagay ko na yung rice ko. Ang bango. Lalagay ko na yung ating yung sauce na ginawa natin. Ito yung ating kimchi sauce plus yung ating hinabi ko yung ano ko, yung rice ko. Hindi ko pinagsabay-sabay. Kasi para maganda yung pagkahalo natin dito. Ang bango. Nako. Sana naaamoy nyo, no? Lumalagpas yung amoy sa phone. Ganun. So, mababa ko na yung ating beef. Ayan. Yung iba, tuna. Tuna yung sahog nila. Yung iba, chicken. Sa'yo, ano yung sa'yo? Ako kasi mas the best sa akin ng rice eh. Ang ano? Ay, ang rice. Ang yan nga ba sinasabi ko? Huwag mo kong kinakausap pag may ginagawa ako na eh. Ala, huli nyo. Kung ano-ano tuloy na isasagot ko eh. Ah, sige na. Ah, the best sa akin is beef. Langyaka. Okay, di ba kasi syempre, alam mo naman, masarap ang masarap ang beef. Yeah, the more beef, the merrier. Diba? Oh, diba?
Ay, ang sarap. O, yun na. Diba kasi nahalo na natin siya mabuti. Diba? Actually, yung paglalagay ng kimchi, ano mga ka-achi, conforme na rin sa inyo kung gaano ang gusto nyo ano pa tawag dito? Kadami. Diba? Ako kasi sabi ko nga, ayoko ng, alam mo yung kumakain tayo ng kanin tapos super anghang. So, mild lang ako. Ngayon sila, kung gusto nila ng mas maanghang, they can add naman kimchi. Ang kimchi naman kasi is anytime pwede mo siyang kainin. Minsan, di ba parang ginagawa natin appetizer? Yan, di ba? Done na yung ating kimchi rice. So, ipiplate ko na siya. Lalagay ko na lang yung... Actually, plate natin siya lang bago natin siya So, okay na to. Luto na siya. Yan. And mamaya ko na siya iti-taste. Lalagay muna natin siya sa isang plate. So, ito na guys. Gagawa na tayo ng salad natin. Guys, so cute. Parang gusto-gusto ko ng tikman. Hindi ko tayo tapos eh. Ito muna. So, nakita niyo na itong romaine ko kanina, di ba? So, dito natin babalutin yung salad na gagawin ko. So, now, ito na, magmi-mix na ako ha. Mabilis lang ito, mix-mix lang ito. So, ito na yung aking, yung aking kuchili, sabi nila. So, ito na yung gulaman ko. The more gulaman, the merrier. Gusto kong gulaman. Ito, sarili lang namin ginawa ito. This is clear and unflavored. Tsaka unsweetened siya, wala siyang asukal. So, gusto ko siya. Now, ito na yung ating crab stick. Yan, mix-mix lang naman, actually. Napakabilis lang ito. And madalas namin ginagawa ito. Sabi nga ng anak ko, mabuti mo i-share. Okay, sabi ko. So, ito yung apple. Ito yung aking parang pinaka-fruit. Yan. Ito yung, alam mo, pag makakuha, yung alam mo yung brand ng mansanas na Envy, napaka lutong niya, napaka tamis. Tapos sobrang lutong-lutong, grabe. Grabe yung pagkalutong niya. Yan. Kamo kababalat ko lang, medyo nag-yellow na ngayon. Pero napaka lutong niyan, guys. Saka ang bango-bango. So I'll put the cheese. Ayan na, kinat lang namin ng square-square. Tapos, ito yung shrimp na binlunch ko lang kanina sa water. Tumalo na sila. And the celery. Ayan. Ito nga pala, hindi ko pinakita sa inyo kanina. Pero naano naman yata ng anak. So, celery. Hindi tayo pwedeng walang celery. Actually, yung iba naman sa inyo, ano naman to eh, sa preference naman ng bawat taong kumakain. Yung iba, they like carrots. Ayan, naglalagay sila ng carrots. Pwede rin. Ako naman, since marami na siyang orange, hindi na ako naglagay ng carrots. So, dito na natin ilalagay yung ating all-purpose cream. Tapos, marami to masyado na. Siguro mga half lang nito. Ayan. Huwag masyadong marami. Actually, pwede din yung Thousand Island, yung mga dressing na ready na natin sa bahay, pwede rin yun. Pero ito kasi, mas feel ko itong mga ganito pag kumakain ako ng ganyan. Yeah. So, ito lang. Ganito lang ka-simple. Pwede niyo rin siyang lagyan ng, kung gusto niyo ng may konting, kung kulang yung celery, pwede niyo siyang lagyan ng spring onion. Yeah, pwede rin mag-sprinkle ng konti. Yung anak kong lalaki, pag kumakain ng ganito, naglalagay minsan ng thyme, yung dried, or minsan basil, pwede naman din. So, sabi ko nga, nasa sa inyo, nasa sa atin kung ano yung gusto nating ilagay. Yan. Ako lang, gusto ko ganito.
Ayan. And then, ilalagay na natin siya mamaya sa romaine. And then, yun lang yung, ano, yung, pag, yung ganyan ako kumain ng salad, I mean. Ayan. Iba-iba. Tapos yung iba, pag natira, pwede nyo naman ilagay sa fridge. And then, kung kailan nyo gustong kainin, yung ganito, pwede kami maglagay ng, kung gusto mong mag-hardboil, ng egg. Yan, pwede. Slice-slice yun siya. Kaya lang, ako kasi, feel ko, pag may mga egg, mabilis mapanis. Pwede rin tayo maglagay ng tomato. Pwede naman, di ba? Kaya lang, feeling ko lang, pag may tomato, may egg, parang mabilis siya mapanis. Minsan dito matagal, 3 days lang. Bukas nga lang ng hapon ito, hindi na maganda. Ano? Pero pagka ganito, tumatagal siya ng 5 days sa akin. Pero I put, ano, mga maliliit na container. So, inihiwalay-hiwalay ko siya para pag nakakain natin, hindi na natin na ibabalik sa chef, nakakaano na yun eh. Nakakontaminate na yung mga sabihin, ano na siya, di ba? Nagkakaroon na siya ng, dahil may laway na, may saliva na natin, gano'n. So, every time na yun lang kakainin mo, yun lang. Gawa ka lang ng portion na gano'n. Yan. So, ipe-plate na natin to. Papakita ko na sa inyo, plus yung nag-kimchi ko, kakain ako. So, ito na guys. Natapos na, di ba? So, ang kimchi rice natin na masarap guys. Tinikman ko na kanina doon pa lang sa kawali. Sarap siya. So, ito na yung may egg. Yan, fried egg. Tapos, ito yung sinasabi kong salad ko. Yung aking, ano lang, aking gustong salad. Yan. Kasi minsan, di ba, nakakaumay na, pag puro meat, puro ganito. So, yan. Diba? So, alam mo ito, pwede nyo i-try kahit na hindi beef. Pwedeng chicken. Sabi nga ng anak ko kanina, tuna. And ito kasi, natikman daw niya sa friend niya. So, tuna ang ginamit nila. Pero hindi pa namin ito try. But we've tried chicken already. We've tried pork. And yung pinaka-the best para sa'yo ay rice. Paulit-ulit na. Yung beef. Beef talaga. Tumigil ka na? Beef ang pinaka-masarap. Beef, kimchi, bakumbak. Buti na lang guys, may camera. Pag wala, nasapok na ako niyan. Uy! Makakalain ng mga viewers ko. Talaga nananapok ako. Joke lang. Totoo. Pero mga bata pa sila. Kasi ngayon, syempre, mas malalaki pa sa akin ngayon. Paano ko pupukutin niyo yun yan? Joke lang. Half joke. Nasaan ako? Nawala na tuloy ako. Kulit ang the best nga para sa'yo ay rice. Eto, bali, beef yan. Beef kimchi rice talaga. Sobrang, siguro dahil na rin sa aroma ng beef. Diba? Yung amoy niya. Yung lasa ng kanyang karne. Dahil doon ko pinirito yung sauce niya pala, yung iba. Hindi ko na sinama kasi syempre baka ayoko magbasa-basa yung kanin ko. Look at my rice. Oh, ganyan ang gusto ko. Ayoko yung kasi I saw yung iba kasi na try ko, yung mga dating open pa yung mga restaurant na nakapag-try ako ng ganito, sticky yung rice. Ayoko. Parang basa and parang sobrang daming-daming ano. Ito naman, meron naman siyang andiyan naman yung ating kimchi. So may vegetable na siya. Diba? So meron naman tayong mix. Ayoko lang nung too much, sobra. Ayun sabihin, mas gusto ko pa rin nakikita yung rice, nakikita yung konting karne. Ayan, diba? Ano bang rice yan? Ano bang tawag sa kanya ng rice? This is, ano din, hindi siya jasmine kasi diba normally yung jasmine malagkit. Eh, this is yung parang, pero maganda na rin to kasi mahal na rin siya per kilo, no? 48 siya per kilo. This is, Buheg-heg. Buheg-heg siya, pero malambot. Ito na naman ito, anak ko namulit. Ngayon, ang kulit-kulit mo. Dati hindi mo pinakausap. Ngayon, ang kulit na niya. So, malambot yung rice. Ayan, so. Ha? Malambot? Malambot siya. Bugag siya, pero malambot. Hindi siya yung pareho nung kinakain. Kasi kaya sanay kayo sa mga. Japanese rice. Hindi kasi bagay yung Japanese No, ang Japanese rice talaga. Actually, yung Japanese rice, masarap siya. Madugaw. Or yung talaga plain lang na rice na gusto na natin kainin. So, ito na, magte-taste na ako. Yan. Gusto mo mag-taste? Sabihin, dapat maganda ako. Ngayon, gusto mo mag-taste. Andito kasi yung
Andito kasi yung sister ko makulit. So, gusto ko, i-try nyo ito before. Ang outfits. Oo, eh, no. Gusto nila, naka-outfit pa siya. Sige, next time. Pagka, ano. Kasi ito, alam ko, gusto niya eh. Kasi this is beef, and this is masarap. Ayan. Tapos, I made my own salad. Ayan, yan yung mga kanin ko. Taste na ako, ha? Para sa inyo to, guys, mga aking subscribers. So, yan. Ay, nakalimutan ko pala. Ito na naman. Ito pala, naglagay ako ng salt and pepper and konting sugar. Nakalimutan ko kasi. So, yan. Hinabol ko lang. Okay? So, isusubo ko na to. Unang subo ko para sa inyo, guys, ha? Mmm. Ang sarap. Mmm. Malinamnam. Mmm. Tsaka yung aking beef, malambot, ha? Yan lang. Ganyan ang gusto kong kimchi. At yung anghang niya, hindi masyadong malasa. Hindi siya masyadong maanghang. Dahil nga doon sa, yes, tsaka kasi yung aking kimchi sauce, inalalayan ko. Kasi para lahat makakain. Kasi kung binuhos ko lahat yung nak, kayong dalawa lang ng kuya mo kakain, kawawa naman kami, nakanganga sa tabi mo. Diba? So, yun. Ay, ang sarap. Ito ang gusto ko, yung salad. This is my own, ano, my own version. Pero, okay. Ganito lang guys, oh. Bili lang kayo ng romaine. Kung hindi, yung iceberg, pwede rin naman. Kung ano yung gulay na meron kayo. Even cabbage, pwede. El pollo. Diba? Parang iceberg din yun, pero, sarap. I like this. Oh, sarap. Ang sarap. Napapagsayaw ako sa sarap. Guys, tikman, gagawa kayo ito. And then, feel free to comment naman. Sabihin nyo kung ano yung paggawa nyo, kung ano yung sabi dito. Ano yung kinalabasan ng ginawa nyo? Kung masarap ba? Diba? So, kain na kain na ako. Thank you guys for watching. So, please click the like button, subscribe and share. My notification bell, don't forget ha. Para lagi kayong updated sa aking mga bagong na-upload. And then yung Instagram account ko, please follow. So, bye-bye! Happy eating!